Welcome po sa isa na namang episode ng Kuchina Hashtag Florendo Kitchen. At ngayon ay magluluto po tayo ng pork sisig. Pork ears itong iniihaw natin. Ito ay inilaga natin kanina ng isang oras. At palalamigin muna po ang mga tenga ng baboy pagkatapos ilaga bago iihaw. Okay, tapos na itong ihawin. Pork belly naman ang sunod nating iihaw. Fresh po ito at hindi po inilaga. May salt na rin yan or asin bago natin ihawin ng ganito. Baligtarin na natin para hindi masunog kasi nag-aapoy yung ilalim dahil siguro sa fats niya. Uulitin kong ihawin itong tenga, mukhang hilaw pa. Mukhang luto na siya dahil inilaga, pero maganda yung iihawin natin ng maayos. Ito pang isa ating iihaw. Ayan. Natakot kasi ako kanina dahil baka masunog agad. Yun pala, kahit mag-apoy siya, hindi siya masyadong lumalabas ang init pataas. Doon siya sa left side pumapasok yung apoy at yung init. Kaya ito, maganda yung pag-iihaw niya. Maganda yung result nung inihaw. Okay, tapos na lahat. Naiihaw na lahat yung pork belly at yung pork ears or tenga ng baboy. So, atin muna ibabalik itong mga bakal sa kanyang dating pinalalagyan. Ayan, ganito lang yan. Hanggang sa mag-close siya pag nailagay nating lahat. Yung mga bakal, sarado na siya. Yung init niya, doon na ulit pupunta sa left side, tapos may tubo yung pataas hanggang dun sa bubong. Then lumalabas sa ibabaw ng bubong yung usok. So, ganito, habang mainit pa, ganito yung paglilinis dyan. Mabilis. Pero kapag malamig siya, hindi mo agad maalis yung dumi dun sa mga gilid. So, kaya ako iniintay kong mainit yan bago ko i-brush, bago kiskisin. Yan. Pag natuyo ito, makikita nyo malinis na malinis na. Ito yung natapos nating mga inihaw. Gagayatin natin ito. Ayan, malinis na ang ating lutuan. Natuyo na. Ang next naman ay gagayatin natin yung ating mga inihaw. Kailangan siya ay maliliit ang gayat. Yung iba ay tinatagtag na. Pero ako, medyo malaki-laki ng konting-konti yung ating gayat sa mga inihaw nating pork ears at pork belly. Simulan natin gayatin ang pork belly. Atin ang bibilisan ng pagkagayat. Pagpapatong-patongin na natin itong pork belly. So, ito na. Nagayat natin lahat ang ating mga inihaw. Ang iba pang ingredients ay long green chili, red scallion onion, may konti akong luya, 1 teaspoon freshly ground black pepper, 1 teaspoon fine salt, 1 tablespoon ng soy sauce. Ang green chili ko po ay yung naisave ko lang mula sa mga nasisirang chili ko sa ref. Yung mga original recipe po ng sisig, ito po'y pinagsasama-sama lamang muna. Ayan, wala pa po sa apoy yan. Lahat ng ingredients, pagsasama-samahin natin. Asin. Ayan, lagyan natin ng asin. Mamaya na po yung calamansi or lemon juice. At haluin natin ng konti para madali na mayamayang mapagsama-sama ang mga lasa. Isunod natin itong 1 teaspoon na paminta. Freshly grated po itong paminta natin. Yan. Next ay toyo.
yung ating soy sauce, 1 tablespoon. And then ito ng lahat ng mga red onion, green chili at yung ating konting-konting luya. Naglalagay po ako sa dyan ng luya sa sisig para maalis lang yung medyo amoy lansa. And then, sa halip na maglagay ako ng butter sa paglulutuan ito, eh, inilagay ko na itong direkta sa kawali, yung mga sisig. Tapos, ilalagay natin yung butter sa ilalim para siyang maunang matunaw mamaya pag isinalang natin sa apoy. Ayan. Sasalang na po natin ngayon. Paiinitin lang natin ito, hindi po natin ito lulutuin. Hanggang sa matunaw lang yung butter at medyo pag natunaw na ang butter ng complete, 1 minute lang natin itong hahaluin. Dahil pag niluto nyo ng matagal, magtutubig na siya and then maluluto na ng lutong-luto yung mga sibuyas, mahirap na siyang anuhin, maglasang parang sisig talaga. Parang ginisa na siya. Parang nagisa na lang kayo ng karne. Hindi na maamoy yung amoy inihaw. Kaya wag nyong pakagigisahin dito or wag nyong pakatatagalan dito sa part na procedure na ito. Ayan, tanggalin lang natin itong medyo malaking buto ng tenga. Parang matigas siya. Hayaan na muna natin ito para uminit muna siya ng ayos bago natin ulit haluin. Pag natunaw na yung butter, ilagay natin yung ating calamansi or lemon juice. Pwedeng haluin nyo agad, okay lang yun. At 1 minute lang haluin at pwede nang ihain. I-prepare natin itong ating sizzling plate, painitin at lagyan ng butter. And then, nilalagay natin ngayon yung niluto nating pork sisig. Ito na po yung ating food plating. Ayan, aayusin po natin ang maganda dito para mas masarap, katakam-takam at kaya-ayang tingnan at presentable po. So ngayon, kuha tayo ng rice at ilagay natin dito ng maayos. Sabi nga ng ilan na mahilig mag-ayos ng mga pagkain, sa sobrang pagod mo sa maghapong sa pagtatrabaho or ang araw mo ay hindi maganda, kailangan naman at the end of the day, lalo na sa gabi, yung hapunan, kailangan naman ay presentable at kaya-aya ang ating pagkain. Kahit simple lang, kahit kung ano lang yan, basta iayos mo ng maganda sa iyong hapagkainan. Para nakaka-relax ka, enjoy ang pagkain kahit na anong pagod at kung anong pangit ng maghapon mong pinagdaanan. Okay, ayan. Itong sisig natin, lalagyan natin ng egg sa ibabaw. Raw egg. Jaran! Oh, ayan. Sa kulay pa lang, nakakatakam na. Atin nang itatransfer ito sa table at nang matikman na ng mga hurado. Ito na po ang ating sizzling pork sisig with rice, egg, and chili on top. Ayan, bago po kainin, atin muna pong imimix itong raw egg dito sa ating sisig para mas madagdagan ang kanyang linamnam. Pero pwede nang wala nitong raw egg. Yung original recipe naman po ng sisig ay wala talagang raw egg. Okay, pwede na. Kain na po tayo. Thank you for watching. Sana po ay nagustuhan ninyo ang episode na ito ng Kuchina #FlorendaKitchen. At sana po ay patuloy tayo sumubaybay sa mga recipe pang aking ibabahagi sa inyo. Hanggang sa muli, maraming salamat po!